So good day guys, for today's vlog magpapalit tayo ng ATF or yung power steering fluid ng ating sasakyan. Ganito na siya kaitim. So habang tumatagal pag naluluma, nagbabago din yung viscosity ng ating ATF. Meron tayo dito Petron na ATF. So pwede nyo naman gamitin na ibang ATF. Basta Dextron 3. Nakita nyo dito lumalabas. Natin. Ganito na siya kaitim. So, habang tumatagal pag naluluma, nagbabago din yung viscosity ng ating ATF. So, yung mga gagamitin natin, ito. Meron tayo dito, tutan jack. Tapos, patanggalin natin yung power steering, yung tank. Tapos, meron tayo dito, Petron na ATF. So, pwede nyo naman gamitin na ibang ATF. Basta Dextron 3. Yan, Dextron 3. Tapos, plier. Gagamit tayo para tanggalin natin yung hose. Meron din tayo ditong pang vacuum ng ating tangke. So, bago natin gawin yun, since tumapon yung oil, nagdagan ko muna yung oil yung aking jack. May takip lang yan dito. So, pwede nyo gamitin ATF din, no? Yan, yung takip niya dito sa butas na to. Gamitin natin to ating pang vacuum yung syringe. Okay, so puno na. Guys, balik na natin yung kanyang dipole. So, mamaya na natin ililip. Ililip lang natin yung sasakyan sa gitna para lang maliko natin yung manibela mamaya kasi pipigain natin yung kanyang pinion, yung rocking pinion. So, ngayon i-drain lang muna natin ito. Tanggalin natin ito tsaka yung strainer. Ng kanyang strainer. Palasin na lang muna natin dito guys. Gamit lang kayo 12mm na socket. Pwede yung socket wrench. Pwede rin ganito lang. Sa labas lang naman to. So, papakita ko lang yung mga hose. Dalawang hose yan. Guys, ito. Ito yung hose. Papunta lang siya dito sa pump. Yung power steering pump. Tapos ito nasa baba. Papunta ito ng sa ilalim o dun sa mismong rack and pinion. So,
sa ating analyze. Ito yung nagpa-pump, humihigop dito sa tangke papunta sa power steering. Then ito naman yung return line. So dito tayo magsasalin ng bagong langis sa pump. Tapos i-drain natin dito sa pump. So papakita ko na lang. Ang naman na natin gagawin is i-drain muna natin ang laman ng tangke. So ito guys, ang panlinis natin, madalas natin ginagamit is diesel talaga. Pero pwede rin namang sabon. Patutuyuin nyo lang lang. So ito diesel. Mabisang degreaser kasi ito. Kilog-kilog lang. Drain nyo lang. Bus na. Sabunan natin. Ito naman yung strainer. So ito guys, sinabon natin. Tapos tataob lang natin para matuyo siya. Habang nagpa-pump tayo, natutuyo na siya. So ngayon ipa-pump natin to. Magsasali tayo ng bagong ATF dito, then i-drain natin to. Nilagyan ko ng X na butas dito para pwedeng ilusot tong hose. Yun. Para free tayo mag-drain. Tapos guys, bumili tayo ng panel. Huwag niyong gagamitin yung mga panel nyo na ginagamit sa kusina guys. So, sakto naman ito dito sa butas. Yan.
Tapos sasalinan natin ng PTF dito. Pero i-jack ko muna yung gitna. Ayan guys, hindi naman natin siya kailangan iangat ng todo kasi ang importante lang dito is mapalambot natin yung piga ng manubela nang hindi umaandar yung sasakyan. Kasi wala tayong vacuum assist sa ating power steering. Saka para mapiga natin yung kabilaan ng ating pinion, yung kanyang pinaka chamber ng kanyang langis, pipigain natin yan. Kailangan pipihitin yung manubela left and right. Tapos habang binibilit natin to o sinasalinan natin, lalagay na tayo ng ATF. Lagay na natin yung ATF dito. So ito guys, kahit mag-isa ka lang, dung ka lang sa bintana, abutin mo lang yung manibela. Pipihitin natin para nakikita mo rin yung progress dito. So, pihit. Agad na yung kaliwa guys, nakita nyo dito lumalabas. Hihitin naman natin bandang kanan. Abangan nyo kung malinis na yung lumalabas dito. So, tanggalin ko muna to para makita ko din. Hindi ko alam kung malinis na ba yung uling drain. So, dahil na pigaan na natin kanina left and right, expected natin is na-drain na natin yung chamber. Kaso nga lang, syempre may laman pa yung ibang tubo sa system. So, ibabalik natin isang piga pa, left and right. So, ulitin lang natin. Ayun, sagad ulit. Tanggalin ko to ulit guys. Medyo mapink-pink na. So, isa pa. Sa kanan naman.
bago na to. Konti na lang, no? Yung dalawang litro naman yung binili natin. Kaya ulitin na natin yung pag-drain. Okay, sure na tayo na malinis na. So, yung level niya dapat hanggang dyan lang din sa ating max ng lipstick pag nilubog. So guys, oh, sobrang linaw. Oh. Kung nasobrang kayo ng salin, pwede nyong bawasan dun sa syringe. So, pwede nyo siyang testingin pagkatapos. Basta siguraduhin nyo lang na wala nang tools sa engine bay nyo. Ligpit nyo na lahat. Tapos luwagan na. Baba na natin yung kanyang jack. Just in case, kasi minsan nakakaligtaan tong higpitan, kaya pagka naligpit dun siya sumisingaw. So ngayon good na ulit to, testingin natin. Ito guys, oh, sobrang lambot. Diba siya? Kumpara mo din sa hindi pa natin siya nade-drain or napa-flush. Yan, sobrang lambot na. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung ating tutorial ngayon. Thank you.